Video na to ipapakita ko kung paano isi-save sa Binance yung mga available na coins dito sa Royal Q app natin. So ngayon nandito ako sa home ng Royal Q. Ang kailangan natin gawin ay pumunta dito sa quantitative. Yan, pag-click natin dyan, mapupunta tayo sa list ng mga coins. So dalawa yan, merong general, meron din professional kung inactivate yung professional. So yan, iba yung mga coins dito sa coins ng general. So ngayon, ito yung mga available. Nasa around 80 yata to sa Binance. Na connected dito sa Royal Q. So isa-save natin to isa-isa doon sa ating Binance app. Ayan. So pupunta lang ako dito sa Binance. And kung makikita nyo dito sa Binance, naka-light pa siya. Pag ganito yung nakikita nyo, yung parang tatlo lang yung icon sa baba. Ayan, kailangan palitan yan. I-open lang natin yung ating profile. Itong parang tao sa taas. Tapos i-off natin tong light. No? Ayan, pag in-off mo siya, mag-loading yung Binance Pro. Ang una natin gagawin, punta tayo dito sa markets. Kung may mga prompts na parang okay or got it, ipinutin nyo lang yon para mawala. Tapos punta tayo sa markets. Yan, dito sa markets, may kita nyo merong menu. Yan, merong favorites. Merong spot. Merong futures. May zones. Yan, so itong favorites yung aayusin natin ngayon. Yan. Kung may kita nyo, ito lang yung mga coins na pinapakita. Pero sa spot yan, kung saan tayo nagtitrading, dito tayo nagtitrading, maraming coins si Binance. Nasa lagpas 500, no? Pero yung available sa Royal Q, finilter niya na yung mga safe e-trades. So yun, nasa 80 yung na-filter niya, no? At yun yung papalabasin natin dito sa favorites, yung 80 na coins. So para magawa natin yan, iisa-isahin natin, no? Isi-search natin dito sa taas. Yung available kay Royal Q. Yan. So, simulan natin dito. Yan. So, sa akin kasi may nakatrade, kaya may lumalabas dito. Pero kung walang nakatrade dyan, ang una dyan, itong 1 inch. Yan. So, alphabetical yan. 1 inch. Itong A. Di ba? Puro A. Sunod nyan. Yan. B. Yan. Ganun lang siya. Pero kung ano yung nakita mo sa screen, yun na lang yung sunod-sunod mo. Halimbawa si IOST, no? So, i-search natin yan. IOST. Yan. Tapos, di ba apat yung lumabas? Yan. Ang kailangan lang natin dito, yung may USDT. Yan lang yung tinatrade ng ating robot. No? So, itong may USDT, kiklik nyo yung star. Yan. Okay. Pagka-click ng star, ayun. Kita nyo may star na siya. Ganun lang siya. Ganun lang kadali. So, pagkatapos na yan, pwede mong tanggalin na tong IOST. So, pag pinindot mo tong X, ayun, wala na. Tapos next, si YFI naman, no? Ayan. So, search natin si YFI. Ayan. So, ang dami rin lumabas. Ayan. Eto. Okay ito ah. Dito kay YFI, dalawa siya, no? May YFII. Etong isa YFI lang talaga. So, tignan nyo nang mabuti yung letters, no? So, dito tayo kay YFI lang, di ba? Ayan. So, lagyan natin siya ng star para maging favorite siya. Ayan. So, ngayon, i-close ko ulit siya. Ayan, tinuro ko, di ba, itong may X. Ayan, binilugan ko. Para mawala lang yung YFI. Yun. So, next, kay 1 inch na. 1 inch, no? 1 inch. Ayan, so ito si 1 inch. Ayan, ito, USDT. Lagyan lang star.
Ayun, success. So, pwede nyo i-check yan kung nadadagdag ba talaga. Pwede nyo i-cancel muna. Ito, no? Yung cancel, tinuro ko. Ayan, nakita nyo, ito na yung mga dinagdag natin, no? Si IOST. And si 1 inch, di ba? And so, si 1 inch. Sino pa dinagdag natin? And si YFI, di ba? Yung iba dyan kasi naka-default na kay Binance, no? And, no? Nagbabago-bago yung pwesto nila. Pero yun, nakita na natin sila dito sa favorites, no? Tapos, sa search pa. Hanggang sa maubos tong nandito sa general yan. One time lang naman ito yung setup, so saglitan nyo na rin. Tapos, pagkatapos dito, dagdag nyo rin yung sa professional. Yan, para makita nyo yung buong market natin sa Royal Q. So, yan lang. Thank you for watching and more success sa ating lahat. Bye-bye!